Bago pa magdiwanag, nagsama-sama na sa Golden Mosque sa Quiapo, Maynila ang pamilya Muslim para sa pagdiriwang ng Idil Fitir o pagkatapos ng Ramadan. Sabay-sabay silang nanalangin at nagpasalamat sa maayos at mapayapang selebrasyon. Isa sa mga nakisa ang 5 taong gulang na apo ni Fatima Bangkola. Para malaman niya kung ang pag-ano sa Islam. Kasi pag hindi ituturo ng bata, hanggang paglaki nila, wala silang alam about Islam. Ang pangunahin naming celebrate ito ay nakatuon sa mga bata upang ipaalam sa mga batang Muslim ang kahalagahan ng araw na ito. Kung ano ang natutunan sa pagdaan ng buwan ng Ramadan para tiliin at isagawa sa buong taon. Namahagi rin ng mga pagkain ng ilang Muslim at mga pulis bilang pakikisa sa tradisyon. We feel so blessed na kahit meron kaming konti, napapamahagi pa rin namin yung sobra sa amin. Una, pakikibahagi at sa ating mga Islam brothers. At the same time, ito ang kapulisan na gusto namin ipakita sa kanila na malapit sa kanila ang yun, yung ating kapulisan. 50 pulis ang nagbantay sa paligid ng Golden Mosque para mapanatili ang kayusan at seguridad. Dinagsari ng mga kababayan nating Muslim ang Idil Fitir Congressional Prayer sa Davao City at pansamantalang isinara ang Rojas Avenue. The celebration that Allah saved them to stay until today, the celebration for complete the month of Ramadan with very safe, and they are very happy that Almighty Allah subhanahu wa ta'ala make it Ramadan easy for them. Sa Cagayan de Oro City, marami din ang nakaisa sa programa kaugnay sa Idil Fitir na ginanap sa Pelae Sports Complex, sentro ng kanilang panalangin ang kapayapaan. Nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino Muslim Community. Umaasa ang Pangulo na magkakaiba man ang ating mga paniniwala ay mananatili mga Pilipino na nagkakaisa patungo sa mas maunlad na bansa. Nagbigay din ng mensahe ng pakikisa si Vice President Sara Duterte. Kasama ko kayong nagdiriwang sa Idil Fitir at sa mapayapang pagdaos ng isang buwang pag-aayuno at pagdadasal. Ang inyong dedikasyon at pananampalataya ay inspirasyon sa ating lahat. Binigyang pugay naman ni House Speaker Martin Romualdez ang malaking kontribusyon ng mga kapatid nating Muslim sa pagtataguyod ng bansa. Pagpapatawad, pangunawa at pagbibigay. Ang mensahe naman ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.